Tuloy ang makasaysayang debate. Seryoso si Presidente Duterte sa sinabi niya. Supreme Court Justice, pareho man sa abogado. Gusto mo, magdebate tayo. Welcome back mga momsers. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, maligayang pagdating po mga momsers. Inaanyayaan ko po kayo mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga ganitong videos. Presidente Duterte, seryoso po siya sa sinabi niya pero hindi po pumayag ang cabinet members niya na makipagdebate sa ordinaryong tao lamang tulad ni Carpio. Malayong malayo na itatapat ang ordinaryong abogado sa presidente. Si Presidente Duterte ay siya lang naman ang head of the state ng ating bansa. Hindi maganda gawin na ibaba ng supreme leader o presidente ang sarili niya sa ordinaryong tao lamang dahil nakapagbika siya ng debate. Subalit hindi matutuloy ang paghaharap ng dalawa sa halip itinalaga ng Pangulo si Harry Roque bilang kinatawan sa debate. Alam ko po lahat kayo ay nagaantay. Anong mangyayari sa debate sa panig po ng presidente at ni retired Justice Antonio Carpio? Totoo po, hinamon po ni presidente si Justice Carpio sa debate. Pero ang pagdedebate po ay dalawang bagay, di ba po? Sino ba po ang responsable sa pagkawala ng Scarborough Shoal? Eh yung detalye po na sinabi ni Antonio Carpio sa kanyang gusto maging debate, eh kung kabahagi daw po si retired Justice Carpio dun sa pagkawala ng Scarborough Shoal. Hindi naman po yun ang subject matter ng debate. At subject matter po ng debate ay sino at anong administrasyon ang naging dahilan kung kailan nawala po sa Pilipinas ang possession sa Scarborough Shoal. At kung gusto nyo, tanungin na rin natin, sino at anong administrasyon na nawala sa atin ang mischief reef? Now, anyway, handang-handa po sana ang presidente na dumibate. Pero kagabi po, tinanggap po niya ang advice ng ilang mga miyembro ng gabinete kasama na po si Executive Secretary Medyer Dea. Ang sabi po ng ating mga gabinete, at sinusugan po ito ng dalawang senador, si Senate President Soto at saka si Senator Pimentel, na unang-una, wala pong mabuting magiging resulta itong debating ito para sa sambayan ng Pilipino. Pangalawa, nanindigan po ang mga miyembro ng gabinete na bakit papayag sa debate. Nakaupong presidente naman si Presidente Duterte at si Antonio Carpio po, Attorney Antonio Carpio, bagamat siya ay dating mahistrado, ay ordinaryong mga abogado na ngayon. Parang hindi naman po ata tabla, no, na ang Office of the President, na presidente mismo, ay harap sa isang ordinaryong mambabatas. Parang hindi po patas. At ang pangatlo at pinaka-importante ay sinabihan po ang presidente ng ating mga miyembro ng gabinete na napakahirap po na mag-participate ang presidente sa ganyang debate. Bakit po? Kasi nakaupo pa siyang presidente. At ibig sabihin, lahat po ng masasabi ng presidente doon sa debating yon ay makaka-apekto po sa mga pulisiya ng gobyerno. Hindi na po mababawi ang po pwedeng sabihin ng presidente sa debating yon, bukod pa sa katotohanan na kaya nga po tayo meron tinatawag na executive privilege, no? Yung mga bagay-bagay na hindi dapat isa publiko para makagawa ng mga tamang desisyon, bagamat hindi popular na desisyon ng isang presidente. Mako-compromise po yung mga bagay-bagay na ito, yung mga information na ito, kung papayag po at ituloy ng presidente ang pagdebate kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Pero tuloy po ang debate. Ang sabi po ni presidente, kung papayag si Antonio Carpio, tuloy po ang debate dahil importante naman na marinig yung mga ideas, no, para ang mga taong bayan ang makagawa ng konklusyon. Ang sabi po ni presidente, tinatalaga niya po ang inyong abang lingkod na makipagdebate kay retired Justice Antonio Carpio. Ayon sa Malacanang, sumang-ayon ang Pangulo sa payo ng ilang miyembro ng gabinete at dalawang senador na walang mabuting ibubunga kung haharap siya sa dating maestrado. May mga pulisiya rin ng gobyerno kabilang national security at iba pang confidential information kaugnay ng West Philippine Sea issue na maaaring maisapanganib. Na bakit papayag sa debate?
eh nakaupong presidente naman si Presidente Duterte at si Antonio Carpio po, Attorney Antonio Carpio, bagamat siya ay dating mahisrado, ay ordinaryong mga abogado na ngayon. Parang hindi naman po ata tabla, no, na ang Office of the President, na presidente mismo, ay harap sa isang ordinaryong mambabatas. Parang hindi po patas na makipagdebate kay retired Justice Antonio Carpio. At tinanggap ko naman po ang pagtatalaga ni Presidente. Sabihin lang po ng Philippine Bar Association kung kailan, saan ang debate at sisipot po tayo ron. Pero ang pagdedebatehan po, malinaw. Unang-una, sino ang responsable sa pagkawala ng teritoryo ng Pilipinas? Si Presidente Duterte ba o ang ibang administrasyon? Pangalawa, tama ba ang sinasabi ni Antonio Carpio na binaliwala ni Presidente ang panalo natin doon sa Hague Tribunal? At kung gusto niya, pangatlo, eh tama ba po na namimigay ng teritoryo ang Presidente Duterte? Ang sabi po nila, kaya nga po natin pinangangalagahan ang debate, ang malayang pananalita, dahil the true test of truth is the power of an idea to be accepted in the free marketplace of ideas. Retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, it would be a pleasure to debate against you. I'll see you at the designated time and place. Makibahagi, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag niyo po sanang kalimutan mag-iwan ng like at komento.